Yung mga kapintura sa inyo, sa video na ito, ipapakita ko lang sa inyo kung gaano ba talaga katibay yung proseso na ginagawa namin. So, una-una, i-re-refresh ko lang kayo kasi kadalasan kasi doon sa mga comment section may mga nagtatanong kung paano. Hindi lagi kong sinasuggest na dapat ay primer sealer muna, then skin coat. Bali ito yung proseso ng kumpanya namin. So, primer muna, skin coat, dalawang mano, and then wall putty, dalawang mano. And then is primer ulit, bago ka mag-base, and then finish na. So, yun yung sistema kung paano namin ginagawa yun. Pini-prepare yung trabaho namin. But since nga pala, makikita nyo, meron tayong area dito. Ito, bali isang buong bahay na ito. Puro semi-gloss na ito. Bali na semi-gloss na siya. Yan, naka-semi-gloss na siya. So, hindi demonstrate ko lang sa inyo o papakita ko lang sa inyo para ma-prove ko din sa inyo kung gaano nga ba talaga katibay yung sistema o yung paraan na lagi kong pinapayo dun sa ating mga viewers. Ano? So kung makikita nyo po, for demonstration purpose lang po ito, at yan kung makikita nyo, meron tayong masking pit na idinikit dito. So bali yung surface na to ay nakasimiglos na. So bali ito ay naglagay tayo ng masking tape dyan. Nilagyan natin ang masking tape para maipakita ko sa inyo kung gaano ba siya ka tibay. Pero anyway nga pala, ano ko lang sa inyo na kahit nasabihin pa natin na confident tayo na matibay nga yung trabaho natin, pero dapat din maging cautious pa rin tayo. Hindi yung porkit alam natin matibay and then masyado tayong over-confident. I-flex ko na lang din sa paglalagay ng masking tape. So pag naglagay tayo ng masking tape, halimbawa ito yung gagawin natin, maglagay tayo ng design. Paglagay natin ng masking tape, hanggang maaari, ito lang ang ididiin natin. So tsaka hanggat maaari, huwag natin hayaang tumagal yung masking tape ng ilang araw sa surface. Kasi kahit gaano katibay yung trabaho mo, yung gawa mo, yung finish mo, mataas pa rin yung chance na pagka pinatagal mo dyan sa surface na nakakapit yung masking tape mo, ay masisira o mababakbak yung pintura. So anyway, for a demonstration purpose, naglagay tayo ng masking tape dito. And then papakita ko sa inyo. So ayan, tatanggalin natin. Ayan, kung makikita nyo, wala kayong makikita natutuklap. So ulitin natin. So ayan, bibigyan natin ng maigi ha. So ayan, tanggalin natin. Ayan, wala kang makikita. Well, didikit ng maigi. So ayan ha. Ayan, so nakita nyo, dinikit natin ang gusto yung masking tape, tapos tinanggal natin. Kung makikita nyo naman dito sa surface na ito, wala tayong makikita na babagbag. So yun yung dahilan kung bakit lagi kong pinapayo dun sa mga viewers natin kapag nagtatanong ng mga sa proseso na ginagawa namin, which is ito proseso ko na ito ay hindi ito inano lang namin na naisip lang namin na gawin. Ito po ay resulta
ng mahabang panahon din na pag-i-eksperimento. Dahil kami man ay problema din namin yung pag naglagay ka ng masking tape. Problema din namin dati yung pag naglagay ka ng masking tape, ang ipagtanggal mo, natatanggal din yung bintura. So yun, hanggang sa kaka-eksperimento din namin, kakasulat ng iba't ibang paraan, hanggang sa umabot kami sa ganito resulta. So ulitin ko lang, ang proseso namin ay primer seller muna. Primer seller po ito, hindi ito flat latex na ginagamit. Hindi flat latex na ginagamit. Hindi primer seller. Tapos nag-skin coat kami. Bakit kami naglalagay ng skin coat? Kasi ang skin coat kasi, mas madali siyang ipahit. Tsaka madali niyang mahabol yung mga bako-bako. Kailangan ang disadvantage ng skin coat, masyado siyang hindi siya ganun ka-stable. So, prone siya sa mga bubbles, yung madali siya matuklak. So, kaya kailangan namin ilagay ko na yung skin ko para yung mga malalalim na lubak mahahabol talaga. Kasi medyo masilan yung na quality ng kumpanya namin. Kaya ginagawa namin gano'n. And then, para ma-cover yung kahinaan ng skin ko, pinapatungan namin ng wool putty na dalawang manoy. And then pagkapatong ng wool putty, kasi ang wool putty kasi talagang ano siya, stable siya, durable kumbaga. Tapos, saka namin siya papatungan ng primer sealer ulit. Tapos pagkatapos ng primer sealer, saka pa kami ng debase. Tapos, pwede ka mag-finish ng kung anong finish na gusto mo. So, yun lang mga kapintura at disenyo. Sana nakapagbigay tayo ng liwanag kasi marami, alam ko marami nagtataka kung bakit lagi kong sinasabi maglagay muna ng primer sealer, tapos maglagay ng skin coat, tapos bakit kailangan ka maglagay ng wood putty. So inuulo, pwede naman hindi ka maglagay ng skin coat, pwede ka nang bumirikta ng wood putty kung gusto mo. Ang problema lang sa wood putty kasi hindi siya ganun kabilis tumabol ng mga lubak-lubak. So yun yung dahilan kung bakit kailangan namin gumamit ng skin coat muna bago mag-wall putty. O yun yung pwede ka rin yung skin coat lang kinagamitin kung hindi ka na maglagay ng wall putty. Pero yun nga lang ang disadvantage ng pagdating sa dulo. Pagka ganito, ayan, pag naglagay tayo ng masking tape, halimbawa nag-design tayo, meron tayong design, tapos naglalagay tayo ng masking tape na ganyan, tapos diniin natin, siyempre, paglagay natin dito, ididiin natin ang gusto yan para hindi humalo yung, para diretso yung linya. Ang masama, kapag tinanggal mo na, yeah, kapag tinanggal mo na si masking tape, sumasama pati pintura. Kaya yun yung purpose kung bakit lagi kong ina-advise yung sistema na ginagawa namin dito sa kumpanya ko. Para maiwasan din yung ganung sistema na pag naglagay ka ng masking tape na tutuklap yung pintura. So yan lang mga kapintura pisin nyo. Sana nagpagbigay tayo ng kunting liwanag at saka na-improve natin yung ating paraan kung ano pa yung advantage noon. So, ayan lang at maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong suporta.